Hi guys, welcome back to my vlog. Hi guys, welcome back to my vlog. Yeah! In this episode, we will be having mukbang together with my friend. While we're doing our mukbangs, we will be having like, love advice. So I asked a few of my friends here in UAE what will be their problem. I mean, we will give opinions and we will give advice for them about love. So, yung mga question na binigay sa atin, yung mga friends natin, about love. So, we will give them opinions or love advice about, because Valentine's is actually around the corner. So, they need this kind of advice right now. So we have first question from one of my friend. So ang question niya if for the love advice is paano magka love life? Paano ka love life? Mandi ka. Marot ka. Actually hindi dapat question is paano. Bakit ka magkaka love life? Bakit mo magkaka love life? Gusto mo magka-love life lang, nang wala namang love. Madali lang. Kung para naman kung aantay mo yung tao na dumating sa buhay mo, yun yung love life. Baka sa buhay mo. mga bobo ba kayo? Sa akin kasi, bakit mo gusto magka-love life? Kung gusto mo lang ba magka-love life, dahil gusto mo lang may ka-holding hands ka, may kasama ka sa movies, may kasama ka sa mall, hindi yun no. Pero kung gusto mo magka-love life dahil nag-settle down ka na, gusto mo na mag-settle down at gusto mo nang mag-plan for the future together with that someone, then dun dapat yun. Dun dapat yung reason mo kung ba gusto mo magka-love life. Di ba? Hindi dahil gusto mo lang dahil gawin mo siyang hobby. May ma-i-post lang, may ma-i-flex lang, may ma-expose. True. Which is... May masabi lang na love life. Pangit yun kasi sinasaktan mo yung tao eh. Diba? Second question. Sabi dito, kailan malalaman kapag sobra na? Like, kailan malalaman pag sobra na? Like, sobra na pagbibigay ng chance. Bakit na tawag doon, Brad? Kapag hindi niya na-appreciate yung mga binibigay mo sa kanyang chance. Kapag hindi niya na-appreciate, ba't ka bang magbibigay ng chance? Sanay na ganun. May pag na-sorry ka para sa kanya, okay. Kasi alam lang kung kapapatawag mo pa siya. Sorry, tapos na. Kasi kahit gumawa ng mistake yung partner mo at lagi mo siyang pinapatawa, binibigyan mo siya lagi ng chance, tendency nun, parang wala na sa kanya yun. Kasi andiyan ka pa din sa kanya. If ever, di ba? Kasi pag binibigyan mo siya ng chance lagi, hindi niya na-appreciate yung mismong yung love na binibigyan mo sa kanya. Kasi mistake is a mistake, but trusting of someone too much is not good. Wow! Yeah. Next question. How can you tell if he or she is ready to settle down? Mararamdaman? Nagpamararamdaman? Shit! Ready na akong pakasal! Mararamdaman mo yun. Parang mararamdaman? Di masasabi mo talaga na ay ready na ako. Parang wala na sa isip mo yung kunyari. You only live once. Ganun. Magsasettle down ka na parang pag-iipunan mo na yung future mo, yung future niya. Wala na siya bumili na ito, gumusto bumili na niya. Kaliwali na. So the question is like, how can you tell if he or she is ready to settle down? So one of my friends told me last night that if the both of you like talk about your future together, like you planned a future together with her or with him, like, oh, I wish we will have a house next time, I wish we will have our own car next time, I wish we have our own family next time. So she is, or he or she is, settling his own future together with you.
Ano mo sabi na nasa right person ka? Patulad niya na. But, bakit mo siya mahal? Doon na lang. Hindi mo masagot yung bakit mo siya mahal. So cute din. So cute. Daking mata. Mata. Sa tingin mo? Sa tingin mo, right person na ba yun? Nang nadarama. Kasi, he's a right person for you. Why? Kasi napapasaya ka niya. At saka, kahit na... Sobrang saya. Kahit na, ano... Ayoko na nga. Ayaw na daw. Kito! Bakit nga? Hindi. Paano mo alaman ka pa na sa right person ka? Kung tanggap niya kung ano yung words na ano. Siyempre, nalalaman mo din naman, di ba? Tsaka yung words din niya na pag-uugali. So, tinatanggap mo din. So, in your definition, like, if he accepted all your flaws or your insecurities, yun yung right person para sa'yo. Hindi, tsaka kung mahal mo din. Kung nagmamahalan din siya. Oo! Ikaw, Glaze. Well, how do you know if you are in the right person? Hmm. Sa'yo ka kayo. Be, may So, kung kampante ka sa partner mo, kung alam sarili mo na hindi siya nag-cheat, loyal siya sa'yo, genuine yung affection na binibigay sa'yo. Genuine. So, it means that you are on the right person. This is my friend. Genuine. My friend. US. Go ahead. Pampanga. Kapag you are on the right person, kapag hindi toxic yung relationship, dun malalaman na hindi ka. Paano kapag toxic kami? Lalo kami toxic. Toxic kayo? Eh, di mo wala akong pakailan doon. Diba? Hindi, may different relationship naman kasi. Choice nyo naman yan. May relationship na healthy, may relationship na hindi. Merong relationship na ako niya. Pero hindi rin naman maganda kung laging hindi healthy. We have another questions. Ito. Sino ang mas lubos na nasasaktan sa isang breakup? Yung nang iwan or yung iniwan? Parehas lang yun. Parehas lang masakit yun. Hindi, siyempre sa una, masaktan yung iniwan. Pero after na, marirealize nung iwan na mas kailangan niya pala yung iniwan niya. Tara na. Oo, ganoon talaga lagi. Mauna yung iniwan. Pero parang siyang nasasaktan. Pero kung pagpapasihan mo yung ano... Mas malamang yung iniwan. yung iniwan. Naiyak po nung iniwan. O, kasi hindi niya ina-expect na iiwan siya. Yeah. Hindi katulad doon sa isa na alam niya na sarili niya na iiwan niya na yun. Cheers, guys. Tsaka may second question siya. Effective ba ang no contact or radio silence pag nag-break kayo? Ano yun? Science. Because the gravity of the earth turns the... Pag nag-break what ba... What I know is the rotation of the sun. Pag nag-break ba kayo, effective ba ang no contact or radio silence kung hindi magkakausap? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Like, pag nag-break kayo, talagang wala talagang ano, contact ever. Nakakatulong siguro. Mas madali makabugon. Based on my experience. Personal fave question. Is it possible to fall in love to someone after having one night stand? Is that last for love or just infatuation? Sagot, Grisa. Joke. It's possible. For me. It's possible to fall in love with someone even though you had it in one night stand. Di ba nakita mo yun sa mga movies, sa mga based on the true love experience, di ba? Makakita mo yun. Like kayo, anong opinion niya doon? Ha? Aha, wala pa kang experience. Talaga ba daw? Oo.
Talaga ba? Ilabas nga yung ano mo na? Ayun na, kasalita ka pa. Bago may nanonood dyan na nakakaanuhan mo. Oo. Oo na, masaya, masaya pa. Sarap! Baka nakailang hulit. Tsaka possible yun. Pero kanina nakilalaan mo muna yung tao. Hindi mo kailangan kilalaan eh. Pero bet mo talaga, rare! Possible talaga. Possible kang ma-inlove. Lalo na kung after one night stand. Nalala mo yung movie? Yung wala ko nalala mo yung ako. Yung movie ni Jennifer and Mercado at John Lloyd Cruz, yung flight attendant sila, tapos pilato si John Lloyd Cruz. Yeah. Yung nagkaroon sila ng one night stand, tapos nagka-baby silang dalawa. Yeah. So, one night stand yun. Pero, you need to know her first. You need to know him or her first. Kailangan mo muna siya. I mean, oo. Mabilis, madaling ma-in-love. Madaling ma-in-love. Pero, kailangan mo muna yung tao. Kasi kung hindi mutual yung understanding yan, hindi mutual yung feelings nyo, ikaw yung masasaktan. Diba? Oo. Am I right or am I right? See, I'm so right. What is your biggest fear about relationship? Cheat. Nilolokohin ka? Masakit talaga yun, be. Ikaw? Hindi ko alam. What is your biggest fear? Yung pinapaniwala ko. Yung kinakatakot, hindi niya alam. Yung pinagdadaanan si Garod. Hindi niya alam kung ano mangyayari. Bakasal mo, Garod. Hindi mo. Jailin, Jailin muna. Wait lang, Ben. Jailin, may sinasabi. Ano yun, Garod? Ano sabi? Yung pinapaniwalang ikaw lang. Yes! Kapit ka sa akin. Tapos pag ano, nako! Ito pa, Ben. How about you, Chris? What is your biggest fear in a relationship? Kailangan ko muna ng relationship. Kailangan ko muna ng relationship, Brad. Tandaan mo yun. Yung alam mo yung relationship, hindi pa lang. Ay. Ay, ginagawa. Okay. Ganin, ganin. Ito, masarap daw ito. Dawag mo yung naawal si Chris. Kayo ba? So, what is your biggest fear in a relationship? Ganun din. Bilaga ka? Hindi, hindi ko alam. Ako naman. Sayo ako! Okay. Ikaw ba sayo? Ako yung... Parang mo na ako takutang heart. I think my biggest fear is that I am not good enough. Oh. Am I not enough? Oh. Like, Sarah Heronimo, forever's not enough. Sinabi ko? Sinabi mo riyon. Di ba may mga tendency? And if forever's not enough for me to love you, more? I spend more. Ay, sino ko yung more? Oh, to love you. Kasi kapag love you more yun, be. Kantahin mo. Doon yung lyrics yung to love you, so yung sinasabi yung to love you more, kanta yun na title. Oo nga, yung title kasi sinasabi ni Jerline. Title kasi sinasabi ni Jerline. Kanya may lyrics ng to love you. To love you so. Biggest fear about relationship is like when you're not good enough to that person. Kasi may tendency noon. Oh, cheating is also. And also... Ang hirap kaya maloko. Ang sakit-sakit! Malutroma ka talaga. Ang bigat-bigat! Tignan mo? Pero kung mahal mo talaga, patatawarin mo! Patutuwa mo? But it doesn't mean... Bebot mo ngayon ano, betubeg? Patutuwa mo? Na nakakalimot ka na. Na nakakalimot ka na. Tandaan mo! Tandaan mo! Oh, bakit sis. Expert ka ba sa love life at kung makapagpayo ka dyan? Hindi, kailangan ko yan kita. Ha? Jerry? Oh, yan pa ako sa'yo. Sa kanya ka lang. Wala nga kami, sabi ni Hindi ako kumain. Kumain na ako ng isa. Sa'yo kumain ka ba? Dami ako na. Ano ako malunda, please? Ay, panta yan. Malunda, ay panta, please. Kailala ka yung pantabi. Kunti naman ito. Ano mo? Ano na? Lang po. Lula. Si bakit ang init mo? Fertile yan. Busa na? Sumaya ka ba? Sige. Pagdilimin mo ang paninis ay. Gusto mo ba? Ganun pa sa'yo yung tanong mo? Sa kanya? Did you like it? Buti pa yung Graham matangis. Haa! Dapon. So,
that's it for today, guys. So thank you for watching our vlog. Thank you for watching this vlog. If you have any questions or anything that you want us to do, just write on a comment below and likes and subscribe. Bye.